I'm Jen. Welcome back to my channel. And ang topic po natin today ay pag-usapan po natin kung paano makaipon. So, ready na ba kayo? Meron lang po akong i-share sa inyo mga tips kung paano tayo makaipon. So, yung pinakaunang tip guys, kung paano tayo makaipon first, parang psychological traits natin sa ating mga sarili na kapag gusto nating makaipon, first thing first ay talagang kailangan yung mabago yung mindset natin, yung kaisipan natin. Yun yung mahad lang sa atin upang hindi tayo makapag-ipon dahil marami tayong mga iniisip na mas mahalaga itong unahin kaysa sa ipon. Kailangan ko to dahil wala nang sobra sa sa sahod ko. Hindi naman mahalaga guys, hindi naman mali guys na unahin natin yung mga needs natin at saka na yung ipon. Pero kung atin titignan yung perspective ng buhay ay at the end of the day, pagka dumating yung mga hindi inaasahang mga pangyayari talaga, kinakailangan natin na mayroon tayong ipon dahil saan tayo mahuhugot, saan tayo kukuha ng mga yung mga pag may emergency na pagdadaanan natin dahil hindi natin alam, 'di ba? Hindi natin nahawak ang ating bukas, hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga buhay-buhay natin. Kaya una talaga guys, first is kailangan natin i-train yung mind natin, magkaroon tayo ng correct mindset. So number 2 guys ay wag ding magpadala sa bugso ng damdamin. Yung meron tayong tinatawag na kailangan merong 30 days rule or 30 day rule na kapag meron kang gustong bilhin tapos ura-urada mong bilhin agad-agad, hindi po maganda yung ganun na kaisipan guys or ganun na attitude. Kailangan kapag meron kang gustong bilhin, lalo na kung wants man ito, hindi needs, ay pag-isipan natin mabuti. Kailangan aabot muna ng ilang araw or buwan man yan. Hindi po pwedeng, lalo na kapag mahigpit yung budget natin. Kung meron naman tayong maraming pera, why not, di ba? So, mabibili natin yung mga gusto natin. Pero, first, paano nagkaroon yung mga tao na nagkaroon ng maraming pera? Di ba? Dahil nag-ipon sila, dahil nagtiyaga sila, dahil nagtiis sila. Yun guys. So, kailangan labanan natin. So guys, ang kasunod nun ay kapag tayo ay namili, hindi kailangan pupunta tayo sa pamilihan na busog. Naranasan niyo ba 'yon na kapag gutom kayo at namamalengke kayo at nag-grocery kayo ay lahat na lang na nakikita natin ay binibili natin na hindi naman kailangan, na wala naman sa budget, na wala naman sa listahan natin. Nangyayari po ba sa inyo? Kasi sa akin, nangyayari yun eh. Yung instead na yung needs, napupunta doon sa hindi kailangan. So, naubusan ng budget. Yung budget, wala nang nangyari. Kumbaga, nasira na yung plano, nasira na yung budget natin sa araw na yun. Kaya kapag bibili tayo or mag-grocery tayo, kailangan busog tayo, lalo na sa pagbibili tayo ng mga pagkain, di ba? Kasi kung ano lang yung kailangan natin for that day, kailangan yun lang yun ang bibili natin. Pwera na lang kung meron kang extra money na para doon sa mga hindi mo need talaga sa araw na yun. Kaya mahalaga din guys na isipin natin na kapag tayo namili, kakain tayo, kailangan mamili tayo na busog ang ating mga tiyan. Dahil kapag hindi busog at gutom kayo, lahat ng nakikita niyong food ay binibili niyo, nasasayang, di ba? Kaya mahalaga yun guys. So, ipon muna guys bago gastos. Huwag kayong gumastos muna bago ang ipon. Baliktad yun. Dapat mag-ipon muna tayo bago gastos. Saka na tayo magagastos kapag may natira sa ating sahod. Kung ano yung natira, yun yung pagka-shy natin. Hindi yung gagastos ka, wala nang tira, wala nang naipon. So, maling kaisipan yun. Maling attitude yun, guys. So, kung may sahod tayo, kailangan kung balak nyo 5% or 10% ng kahit pa konti-konti, guys, malaking bagay na din yan. Kaysa wala, di ba? Kaysa wala talaga, zero ka talaga sa buong buhay mo, hindi mo na kasi dahan-dahan yan guys eh. Kapag ka nag-ipon ka ng ngayon, ng konti-konti, parang masasanay ka na, magiging habit mo na sa buhay mo na
makikita mo, ah, parang may nangyari, ah. Kaya gaganahan ka pa, ipupush mo pa from 5%, 20%, marunong ka nang magkasya kung ano yung meron sa'yo. Yun, guys. So, ipon mo na bago gastos. So, next po ay iwasan. Next, guys, ay kung tayo ay namili or bibili sa labas, ano bang mas prefer nyo, cash or credit card? So, ang natutunan ko po, guys, is ay mas maigi na magbayad tayo ng cash. Kung tamad tayong magdala ng cash, pwede naman credit card. Pero sa credit card kasi, guys, merong disadvantage. Dahil kapag nagbayad tayo ng credit card, guys, hindi natin iisipin yung price dahil enjoy now, pay later naman ang mangyayari eh. Kumbaga, swipe lang ng swipe. Kung ano yung gusto mong bilhin, bibilin mo dahil parang hindi mabigat sa'yo. Dahil yun nga, enjoy now. Nag-i-enjoy ka ngayon, pero mamaya masakit pala sa bulsa, guys. Masakit pala sa kalooban. Masakit lahat, guys, ha. At naapektuhan yung budget natin. Kaya kung po pwede, as much as possible, kailangan talaga ay kung tayo ay mamili, kung pwede, cash talaga. Dahil kapag cash kasi, ang tendency kasi, mangyayari nun, guys, ay kung ano yung pera mo, mafe-feel mo talaga na ito lang yung budget para doon. Dahil halimbawa, nagdala ka ng 1,000 pesos at nakuha na ito ng 100 or 200. So, ang matitira nun, yun yung pera mo na pinanghawakan mo. At alam mo na, ito na lang pera ko. Kaya mag-ingat-ingat na ako, mag-lilo na ako, or mag-control na ako. Pero sa credit card, guys, walang kadalasan talaga. Meron mang tao na gumagamit nun, yung marunong talaga sila sa control, self-control. Pero yung hindi tayo, yung tayo ay masyadong mahiling mamili na walang control, iwasan natin yun. Ako din, naranasan ko na din, guys, na swipe-swipe lang, pero pagdating ng bill, hindi na alam kung saan kukuha ng pambayad. Kaya, ganon. Ano tayo dun? Mag-iingat tayo, guys. So, mahalaga kapag kung pwede, kung kaya naman nating mag-buy ng cash, i-cash natin yung mga bibilhin natin. At guys, yung second to the last natin na topic ay kailangan meron tayong budget para sa ating wants or sa ating tinatawag na luho. Dahil, guys, kung hindi tayo mag-set aside nun para sa, kasi hindi naman masama, guys, na bibili natin yung gusto natin. Kaya tayo po ay nangarap, tayo nagtatrabaho, diba? Dahil minsan naman kailangan nating pagbigyan yung mga sarili natin na magiging parang gift mo sa pinagpaguran mo. Kasi nakakawala din yun ng pagod, eh. Parang hindi masamang i-treat mo yung sarili mo paminsan-minsan. Kaya ang maganda dun, guys, ay kapag ka, gusto natin, may gusto tayong bagay, ay gusto tayong bilhin, ay kailangan magbabudget tayo, mag-set aside muna tayo ng budget. Like ako, guys, sa experience ko, ilang years ko na itong ginagawa, na every year ginagawa ko, guys, ay bumibili ako ng alkansya. Ito, guys, piso lang to dito sa amin. Isang taon, guys, pag December, binubuksan ko, dahil pag December ay doon yung time na bibiling ko yung mga gusto ko or kung saan man kami gagala, may panggastos na para doon, para hindi masakit sa kalooban na yung ipon mo, para sa ipon makukuhaan, dahil yun ang pambili mo ng once. So mahalaga, guys, na meron tayong para doon. Yan, every year ko itong ginagawa, guys. Every December binubuksan namin para may panggastos kami, may pang shopping, may pangbili ng gifts sa mga friends, sa mga gusto mong ano. Dahil pag December, di ba, uso yung mga uso yung mga magbigay-bigay ng gifts, di ba? So meron tayong mahuhugot. So mahalaga din, guys, na meron tayong budget para doon. So para nang sa ganun ay magiging masaya. Ay parang sa ganun ay para bang organize yung buhay natin. Yun. At lastly, guys, ay yung tip na ito ay mahalaga. Palakihin natin yung ipon natin, yung pera natin, hindi yung gastos. Kasi bakit nasabi natin ito? Dahil minsan, guys, lalo na pagka OFW na katulad ko,
pag nag-abroad tayo, ayun nga, lumaki nga yung, ano, yun nga yung sahod. Pero, ang nangyari kasi, kapag lumaki ang sahod, yung kaisipan natin, yung mindset natin, ah, malaki naman yung sahod ko, pwede na siguro akong mag, ano, nito, bibili ng ganitong mga mamahalin din. Kumbaga, nag-increase din yung mga wants mo, yung mga binibili mo, ini-increasean mo, hindi po yun maganda, guys. Kailangan maintain pa rin. Kung gusto mo makaipon talaga, ay kung iwas-iwas sa mga ganong bagay. Hindi porket malaki na yung sahod mo or na-promote ka ay or may bonus ka, lahat nun ilaan mo na ibibili mo kasi malaki na iniisip mo. Ah, okay lang yan kasi malaki naman yung sahod ko. Pero ang ano dun, ang nangyari dun, work lang tayo ng work. Wala tayong naipon. Parang patas lang din. Parang balance lang din. Diba? So, malaga na kapag lumaki man yung sahod natin, yung lumaki man yung pera natin, lumaki man yung ipon natin, yung gastos natin, guys, kailangan kung pwede, same pa rin. Kung pwede nga, mabawasan eh. Nang sa ganun, ay makaipon tayo. So, yun nga, yun yung pinaka-importante siguro na mahalaga. Importante na mahalaga. Yun yung mahalaga na importante. Yun yung sa tingin natin, guys, sa tingin ko na mahalaga talaga na kapag tayo ay gustong mag-ipon, kailangan increase our source of income, pwede tayong mag-invest, pwede tayong mag-negosyo, hindi tayo nag-stick lang sa sahod lang natin, hindi tayo nag-stick lang sa isang sahuran lang. Kung meron tayong mga sideways or mga racket na mga ganun, gagawin natin yun para tayo ay makapag-ipon. Yun mahalaga, guys. At importante din, guys, ay yun nga, manalig tayo sa Panginoon at ibigay natin yung narapat para sa Kanya dahil yun nga, seek you first the kingdom of God and all his righteousness shall be added unto us. So, huwag din natin kalimutan. Salamat po sa pakikinig sa pakikinig sa aking mga sinasabi na ang dami kong sinatsat, ang dami kong mga sinasabi. Sana may nakukuha kayo kahit isang man lang tip doon. At sana nag-enjoy kayo na sa kaingayan ko. At kasi yun lang naman ang gusto kong mangyari, guys. Yung may ma-share ako sa mga viewers ko na yung bang may kapulutan din ng aral. Meron ding kabuluhan yung pagba-vlog ko. Kaya yun ka, based on my personal experience nga, yung mga bagay na ganito na sa loob ng 13 years na pagiging OFW, marami na po ako na pagdaanan, marami ng mga paghihirap, marami ng mga pagkinakapos. Yun, marami na ako natutunan. Medyo marami-rami din ako natutunan. Kaya, nung mga panahon na ako ay talagang walang pakialam sa mga bagay, yung inuunat ko talaga, yung pagiging materialistic ko, hindi maganda. Ang malaga naman, merong realization. So, hindi pa naman huli ang lahat. Siguro, sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo! Sabay-sabay tayo pag-ipon. Yun, guys. So, live, love, and invest. Kasi kapag meron tayong ipon, ready na tayo. Pwede na tayong makapag-invest. Hindi yung mangungutang pa tayo. So, kaya na nating palaguin. Kaya na nating mag-increase sa ating pamumuhay. Diba? So, iba pa din talaga, guys, kung may ano tayo, disiplina tayo sa ating mga sarili. At importante yun, guys, yung kabuuan nito, yung mindset, yung kailangan encourage natin yung mga sarili natin na kailangan talagang mag-ipon, lalo na sa panahon ng lockdown, dahil alam natin na marami talagang taong naapektuhan dahil nga hindi makapag-work. Kaya lesson na natin ito, guys, lahat. Kaya para sa ekonomiya, pak, mag-ipon tayo! Mag-ipon lang, guys, at huwag maging maluho na wala sa lugar dahil karanasan ko na po yan. Kaya marami pong salamat sa panonood. God bless you, everyone. Sana ay manunood pa rin kayo sa mga susunod na videos na gagawin ko. At kung meron man kayong mga suggestion na itatopic ko or gagawin ko or gagawa ako ng content, suggest naman, you can comment down below sa aking channel. Kaya thank you, salamat, and God bless. Bye, guys. See you again.